Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagat ang Repeater na napalabas noong 2022. Ito ay patungkol sa mga mafia na walang kaalam-alam na ang taong tino-torture pala nila ay isang napaka-brutal na assassin. Kaya't ano pa ang dating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsimula ang pelikula nang makilala natin ang isang hitman na nangangalang si John Smith. Si Smith ay ini-interrogate ng punong pulis ng Espanya kasama ang dalawang tauhan nito. Dapat sana ay siya ang susunod na target ni Smith, ngunit nahuli siya ng punong pulis. At ngayon, gusto ng punong pulis na malaman kung sino ang nag-utos kay Smith na patayin siya. Gayunman, nanatiling tahimik si Smith at ikinagalit ng punong pulis. Pagkatapos nito, nagplano ang punong pulis na patuloy na pahirapan si Smith gamit ang isang matinding stun gun. Ngunit hindi nila napansin na nagawa na ni Smith na tanggalin ang kanyang mga posa sa kamay, at ito ang nangyari. Bilang resulta, namatay ang hepe ng pulisya at ang kanyang mga tauhan sa kamay ni Smith. Pagkatapos, naglipat ng eksena na nagpapakita ng isang hacker na nagngangalang Howard na nakita na nagpapadala ng isang lihim na file sa kanyang kaibigan. Medyo nerbiyoso si Howard dahil bago lamang niya ninakaw ang code ng file mula sa isang leader ng mafia na ang sistema ay nagawa niyang i-hack. Pagkatapos nito, pumunta si Howard sa isang bar upang makipagkita sa isang gangster na nagbebenta ng tiket at ilegal na pasaporte dahil plano ni Howard na lumipad papuntang Amerika. Nang sila ay magkita, hiniling ng gangster kay Howard ang lihim na kodigo ng file. Tugon ni Howard, pumunta siya upang bumili ng tiket at pasaporte papuntang Amerika. Ipinaliwanag din ni Howard na ipinadala na niya ang kodigo ng file sa kanyang kaibigan at wala na sa kanya ito. Takasalukuyan, may dalawang iba pang gangster na lumapit kay Howard. Sa mga ito, pinilit nila si Howard na sumama sa isang lugar upang ma-interrogate at makuha ang kodigo ng file. Ngunit bigla, isang lalaking nagngangalang Daniel ang humadlang sa kanila. At walang pag-aalinlangan, pinatay ni Daniel ang gangster kasama ang dalawang kasama nito. Matapos ang matagumpay na pagpatay sa mga tigasin, dinala agad ni Daniel si Howard sa isang walang laman na bodega para tanungin siya. At lumalabas na si Daniel ang kanang kamay ng leader ng isang mafia na ipinadala upang makuha ang file code. Nalalaman na ang file code ay naglalaman ng lahat ng mga krimen ng pinuno ni Daniel, ang leader ng mafia. Sa simula, nagsinungaling si Howard sa pamamagitan ng pagsasabing nagkamali si Daniel ng tao dahil wala siyang alam tungkol sa file code na hinahanap ni Daniel. Ngunit sa takot na patayin, sinabi na rin ni Howard kay Daniel na ipinagbili niya ang file code sa kanyang kaibigan na si Anton. Sinabi rin ni Howard na pupunta si Anton sa hangganan ng Mexico sa mga susunod na araw bago bumalik sa Amerika. Pagkatapos nito, umaasa si Howard na papalayain siya ni Daniel, ngunit siya ay agad na pinatay ni Daniel. Lumipat ang eksena na nagpapakita ng isang matandang lalaki na nagbabasa ng pahayagan, at ito ay si Silver. Pagkatapos nun ay lumapit si Daniel kay Silver at lumalabas na ang matandang ito ang pinuno ni Daniel na nag-utos sa kanya na hanapin ang lihim na file code na naglalaman ng lahat ng kanyang mga krimen. Dito, ipinaliwanag ni Daniel na hindi niya mahanap ang file code, ngunit ngayon alam na ni Daniel na ang file code ay nasa kamay ng isang tao na si Anton. Nang marinig ito, agad na hiningi ni Silver kay Daniel na makuha ang file code agad. Pagkatapos, sinabi ni Daniel na si Anton ay nasa hangganan ng Mexico sa mga susunod na araw at tiyak na makukuha niya ang file code bago bumalik si Anton sa Amerika. Ngayon, ipinapakita ng eksena si Smith na sasakay ng bangka upang makipagkita sa kanyang mentor. Matapos ilang oras, sa wakas ay nagkita si Smith at ang kanyang mentor. Ang matandang ito ang kanyang mentor, na karaniwang nag-uugnay ng isang hitman tulad ni Smith sa mga kliyente. Dito, agad na pinagsabihan ng mentor si Smith dahil nahuli siya ng pinuno ng kapulisan ng Espanya na siyang target ni Smith. Gayunpaman, sinabi ni Smith na ang pinakamahalaga ay tagumpay niyang mapatay ang target kahit na nagtagal ito ng higit pa sa inaasahan niya. Sa mga nakaraang buwan, hindi nagaanong matapang si Smith tulad ng dati, lalo na simula nang mamatay ang kanyang asawa nang ma-accident ito sa kotse. Nalalaman ng mentor na hindi pa rin kayang kalimutan ni Smith ang pagkamatay ng kanyang asawa, kaya hinihiling ng mentor kay Smith na magpahinga muna sa kanyang trabaho. Ngunit tinanggihan ito ni Smith dahil sa palagay niya, sa pamamagitan ng patuloy na pagtatrabaho, maaari niyang malampasan ang nangyari at mag-move on ng mabilis. Sa huli, ibinigay ng mentor kay Smith ang isa pang trabaho na kumuha ng isang sikretong kodigo mula kay Anton. Bago umalis, sinabi ng mentor na matatagpuan si Anton sa hangganan ng Mexico sa susunod na mga araw. Tinabi rin ng mentor ang mga lugar kung saan karaniwang nagpapahinga si Anton.
Sa mga sumunod na araw, nagmadali si Smith patungo sa border ng Mexico na may kasamang impormasyon na ibinigay ng kanyang mentor. Si Anton, na siyang target ni Smith, ay isang hacker na nagpasari ng ilang korporasyon. Sa gabi, dumating si Smith sa Mexico at plano munang magpahinga sa isang inn. Nagtangka rin siyang mag-hire ng isang prostitute sa gabing iyon para samahan siya. Sa kanyang kwarto, naalala ni Smith ang kanyang yumaong asawa, kaya't hindi niya gagawin ang anumang bagay sa babae. Ang pangalan ng babae ay si Esmeralda. Buong gabi, nag-usap lang sila habang nanonood ng telebisyon. Dito, tinanong ni Esmeralda kung ano ang layunin ni Smith sa pagdating sa lungsod na ito. Sinabi ni Smith na siya ay isang mamamatay tao na patatapusin ang kanyang target. Matapos iyon, tinanong ni Smith si Esmeralda kung bakit siya naging isang prostitute. Sa pagkakarinig nito, sinagot ni Esmeralda na ginagawa niya ito dahil kailangan niyang magbayad para sa paggamot ng kanyang kapatid na may sakit. Kinabukasan, lihim na nilagay ni Smith ang pera sa kama habang natutulog pa si Esmeralda. Matapos iyon, nagmadali siyang umalis upang simulan ang kanyang misyon sa paghabol sa kanyang target na si Anton. Napagtanto ni Smith na bisitahin niya ang isang hotel kung saan karaniwang nagtatambay si Anton. Nang papasukin si Smith, naghihinala siya sa isang butler ng hotel. Nahahalata ito ni Smith, kaya agad niyang itinutok ang baril sa butler ng hotel. Nagkataon na siya ang taong iniutos ng mentor na tulungan si Smith sa pagsasakatuparan ng misyon. Nalaman ito ni Smith at kaagad niyang hiningi sa lalaki na ipakita ang lahat ng CCTV sa hotel na ito. Matapos bantayan ang CCTV ng matagal, nakita ni Smith si Anton na bago pa lamang pumasok sa hotel na sinasamahan ng kanyang dalawang bodyguard. Dito, nakilala ni Smith na ang isa sa mga bodyguard at ang pangalan niya ay si Lola Sky. Si Lola ay isang dating malupit na mamamatay tao. Makalipas ang ilang oras, ipinagutos ni Smith sa waiter ng hotel na dalhin ang pagkain kay Anton, kung saan nakakabit ni Smith ang isang aparato sa pag-record sa loob ng kahon ng tissue. Bago umalis, hiningi ni Smith sa waiter na bumalik agad kung nakapaghatid na siya ng pagkain. Ngunit pagdating sa kwarto ni Anton, masyadong marami ang pinagsasabi ng waiter at nagdulot ito ng pagdududa kay Anton. Sa huli, iniutos ni Anton kay Lola at isa sa kanyang mga bantay na itapos agad ang waiter. Nang malapit na itong mapatay, swerteng dumating. Si Smith upang tumulong at nagkaroon ng labanan. Sa pangyayaring ito, sinikap ni Lola, ang isa sa mga bantay ni Anton, na dalhin si Anton sa pamamagitan ng elevator, ngunit mabilis na hinabol siya ni Smith. Pagbukas ng elevator, sinabihan ni Lola si Anton na agad na tumakas gamit ang sasakyan. Ngunit sa parehong pagkakataon, nagawa ni Smith na talunin si Lola at sinundan niya si Anton. Sa huli, nabitag ni Smith si Anton. Dito, nais ng bodyguard ni Anton na pigilan ang sasakyan ni Smith. Ngunit walang pag-aatubili, agad na binangga ni Smith ang kanyang sasakyan kaya't siya'y agad na namatay. Sa kabilang dako, malalaman na ang waiter ay kasalukuyang hawak bihag ni Daniel, ang kanang kamay ni Silver. Tinanong ni Daniel kung nasaan sina Smith at Anton. Ngunit sinabi ng waiter na wala talaga siyang alam. Sa huli, nang sabihin ng waiter na may numero ni Smith, agad na kinuha ni Daniel ang cellphone ng waiter at pinatay siya. Babalik kay Smith na ngayon ay dinala si Anton sa isang liblib na lugar. Sa daan, sinubukan ni Anton na tumakas ngunit itinigil siya ni Smith sa pamamagitan ng isang putok. Dito, tinanong ni Smith kung bakit niya nilubog sa utang ang maraming malalaking kumpanya at kung ano ang eksaktong laman ng file. Sa wakas, nais na sabihin ni Anton ang lahat. Tunay na kinamumuhi niya ang malalaking kumpanya na palaging nagbibigay prioridad sa tubo kaysa kalidad. Nangyari ito matapos mawala ang asawa at anak ni Anton 3 taon na ang nakalilipas dahil sa isang aksidente sa kotse. Sa panahong iyon, bagong-bago pa lamang binili ni Anton ang isang bagong kotse, ngunit nagkaaberya ang sistema nito dahil sa isang depekto sa produksyon. Narinig ni Smith ang kwento ni Anton at biglang naalala ang kanyang yumaong asawa, na namatay din sa isang aksidente sa kotse kahit na ito ay bago pa. Bukod pa rito, pareho ang uri ng kotse na sinasakyan ng asawa ni Smith sa kotse na sinasakyan ng pamilya ni Anton. Sinabi ni Anton na ang uri ng kotse na ito ay pinabayaan ng kumpanya na pag-aari ni Silver, isang matandang lalaki na pinuno ng mafia. Sa huli, nagpa siya si Smith na hindi patayin si Anton at sinabihan itong bumalik sa kotse. Sa daan, patuloy ang kwento ni Anton tungkol sa sikretong code ng mga file na ngayon ay target ni Silver. Lumalabas na malapit na ibenta ni Silver ang kanyang kumpanya ng kotse sa ibang partido sa napakamahal na presyo. Samantala, ang laman ng code file ay mga datos ng mga krimen ni Silver sa pagtatayo ng kanyang kumpanya ng kotse, kabilang ang pangungutong sa mga opisyal sa pagmemerkado ng kotse kahit na ito ay pinabayaan at napakababa ng kalidad.
Nang marinig ito, si Smith na una sanay balak patayin si Anton ay biglang nagdesisyon na protektahan si Anton. Nagplano rin siyang dalhin si Anton sa Amerika at ibigay ang code file sa FBI bago mabili ang kumpanya ni Silver ng ibang partido. Matapos ang mahabang biyahe, puminto si Smith sa tabi ng isang tindahan upang bumili ng mga inumin habang pinaupo lamang niya si Anton sa kotse. Nang magbayad si Smith para sa mga inumin sa tindero, may mga tulisan na ipinadala ni Silver upang patayin si Smith at dukutin si Anton. Nang maunawaan ito, agad na naghanda si Smith at may narinig na putok ng baril. Nang siya ay malapit nang umalis, lumitaw na isa sa mga tulisan ay papalayuan si Anton, ngunit agad na sinagip ni Smith si Anton sa pamamagitan ng pagkilos na ito. Pagkatapos niyon, dinala ni Smith si Anton pabalik sa Amerika. Tila ay naipit sa trapiko dahil maraming sasakyan na papunta rin sa Amerika. Sa parehong lugar, nahabol ni Lola sina Smith at Anton dahil na-install na niya noon ang isang tracking device sa kotse ni Anton na siya ngayon ang nagmamaneho. Hindi lang si Lola, kundi naroon din si Daniel dahil natukoy niya ang cellphone ni Smith. Nakita sina Daniel at Lola na lumalapit sa kotse ni Anton, habang si Smith mismo, na nalaman na ang kanilang presensya, agad na pinapababa si Anton sa kotse. Sa isang pagkakataon, nakahanap si Daniel ngunit agad na inatake siya ni Smith mula sa likod. Nang maglaban sina Daniel at Smith, agad na inilayo ni Lola si Anton mula roon. Si Smith, na ngayon ay nasa sulok na, nagpa siya na tumakas kasama ang mga tao. Sa maikling salita, nakita ni Daniel ulit ang kanyang boss. Dito, sinabi ni Daniel na nakipagkasundo siya kay Lola para sa $1,000,000 at kay Anton. Sa pagkakarinig nito, sinabi ni Silver na sa susunod na gabi, dapat tapusin ni Daniel si Anton at si Lola, at ibig sabihin nito ay hindi talaga magbibigay si Silver ng kanyang $1,000,000 kay Lola anuman ang mangyari. Sa kabilang banda, pumunta si Smith sa isang bar para magpahinga sandali. Pagkatapos, nakipag-ugnayan siya sa kanyang mentor at ibinalita ang nangyari. Ipinaliwanag ng mentor na ang kliyente na nagpadala kay Smith ay si Silver pala. Pero ngayon, natanggap na ng mentor ang impormasyon na ginagamit lang sila ni Silver dahil kapag nakuha na ni Smith si Anton, siya rin ay matatapos at hindi na makakakuha ng bayad. Sa pagkakarinig nito, sinabi ni Smith na si Anton ay nasa ngayon kay Lola. Si Smith, na matagal nang kilala si Lola, sigurado na hihingi si Lola ng ransom kay Silver. Pagkatapos, sinabi ng mentor na si Silver ay maghahanda lang ng huli kay Lola dahil hindi talaga siya handang gumastos kahit isang sentimo. Sinabi rin ng mentor ni Smith na madalas gumawa ng ilegal na transaksyon si Silver sa isang pinabayaang gusali. Ito ay ang gusaling proyekto ng gobyerno na ngayon ay pinabayaan na dahil ang pera ay korap ni Silver. Nang si Smith ay palabas na sana ng bar, nais ng mga tao roon na hulihin si Smith dahil sila ay mga tauhan ni Silver. Matapos mabalisa ang ilan sa kanila, nagdesisyon si Smith na tumakas. Sa kasamaang palad, habang tumatakbo si Smith, siya ay binaril sa likod. Matapos iyon, sumakay si Smith ng taxi papunta sa lugar ni Esmeralda, ang call girl na minsan niyang kasama. Pagdating roon, agad na binigyan ni Esmeralda ng agarang pag-aalaga si Smith sa kanyang sugat. Sila ay nagkamabutihan at nagtapos sa pagtatali. Kinabukasan, habang kumakain ng almusal si Smith, siya ay nagulat dahil dumating si Daniel kasama ang kanyang mga tauhan. Natatakot si Smith na si Esmeralda ay maging biktima, kaya nagpa siya siyang tumakas kasama si Esmeralda. Matapos patayin ang isa sa mga tauhan ni Daniel, binaril sina Smith at Esmeralda ni Daniel. Subalit swerte na nakatakas silang dalawa mula sa lugar na iyon. Pagkatapos, nagmadali sila papunta sa isang napabayaang gusali para makita si Anton. Sa maikling panahon, nang malapit na sila sa gusali, hinihiling ni Smith kay Esmeralda na lumayo hanggat maaari dahil ayaw niyang makasangkot si Esmeralda sa malaking gulo. Sa una, tumanggi si Esmeralda dahil gusto niyang kasama si Smith, lalo na't namatay ang kanyang kapatid. Ngunit pinili pa rin ni Smith na umalis si Esmeralda. Pagkatapos, pumasok si Smith sa gusali upang hanapin si Anton na kasama si Lola. Nang lumapit si Smith, agad siyang binaril ni Lola. Isinuguro ni Lola si Anton sa isang silid habang siya ay bumalik upang labanan si Smith. Dito, sinikap ni Smith na ipaalaala kay Lola na hindi magbabayad si Silver sa kanya at plano ni Silver na patayin si Lola at si Smith upang mawala ang ebidensya. Gayunpaman, ayaw maniwala ni Lola at patuloy pa rin niyang gustong labanan si Smith. Hanggang sa isang pagkakataon, napasa kamay ni Smith si Lola. Dito, sinabi ni Smith na hindi niya papatayin si Lola basta't umalis na ito sa lugar na iyon. Matapos maniwala sa sinabi ni Smith, sa wakas ay umalis na si Lola. Makalipas ang mga sandaling iyon, dumating si Daniel sa gusaling iyon. Sumunod ang isang labanang nagaganap sa pagitan ni Daniel at Smith.
Kamalas, sa labang ito, napadako si Smith sa sulok ng kawalan ng laban kay Daniel. Nang si Daniel ay maghahanda na sana upang patayin si Smith, bigla na lamang siyang sinagip ni Lola si Smith. Matapos ang lahat, umalis si Smith kasama si Anton mula sa gusali. Nagulat si Smith dahil naghintay pa rin si Esmeralda para sa kanya. Kung gayon, tunay na ayaw niya talagang maghiwalay kay Smith. Kahuli, dinala ni Smith si Anton upang ibigay ang kodigo ng file sa FBI. Samantala, magre-retiro na si Smith bilang isang hitman at magsisimula ng bagong buhay kasama si Esmeralda. Kinabukasan, si Silver, na nalaman na ang lahat ng kanyang mga krimen ay nabunyag na, ay nagpas siyang magpakamatay. At ilang buwan ang nakalipas, masaya ngayon si Esmeralda at Smith, lalo na't malapit na silang magkaroon ng anak. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.